Tayo ngayon ay magwawakas, pero balikan natin ang ating pinagsimulan. Alam natin by theology, liturgical theology, even from canon law, yung matter at form nung tayo ordinan. Pagpapatong ng kamay at yung prayer of consecration. Yun ay atin sa ating classroom, ating pag-aaral. Pero sa mga simpleng Katoliko, kasama na siguro yung ating mga magulang, ang hinihintay nilang yugto ng ordinasyon ay kung kailan tayo dadapa doon sa sahig. Marami sa kanila ang paniwala, yun ang yugto kung kailan tayo nagiging pare, yung pagdapa. Kailangan ba nating iwasto? Hindi na siguro. Para sa akin, kailangan lang nating ipaliwanag ano ang ibig sabihin nung tayo ay dumapa habang inaawit ang litanya ng mga banal. Hiramin ko ang mga pagninilay ni St. John Paul II tungkol dito. Prostration. Saan ka dadapa? Sa sahig. Anong mayroon sa sahig? Alikabok. Anong mayroon sa ilalim ng marmol o sementadong sahig? Alikabok. Earth. Kapag tayo ay dumapa sa ordinasyon, ipinapahiwatig nating tayo ay alabok. Tayo ay walang kwentang alabok. Tayo ay walang kwenta. Humus. Yung ating pagdapang yon ay pagsasabi na wala akong kwenta, subalit ngayon naging mahalaga sapagkat hinirang ako ng Diyos. Yon ay pagsasabi sa lahat na hindi ako dugong bughaw, hindi ako karapat-dapat, hindi ako kasama sa angkan ng mga mayayaman, ng mga hinirang, ng mga banal. Ako ay kasama sa angkan ng hampas lupa. Ako ay kasama sa mga angkan ng alikabok. At yung pagdapa ko ay pagbalik lamang sa aking pinagmulan. At mga minamahal kong kapatid, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Huwag nating kakalimutan, tayong lahat ay nangangailangan ng awa ng Diyos. Sa dami ng kasalanang pwede nating patawarin, sa dami ng pagbabasbas na pwede nating ibigay, sa dami ng mga bata na pwede nating hiranging anak ng Diyos, sa dami ng mga lalaki at babaeng pwede nating sabihing, kayo'y mag-asawa na sa harap ng Diyos. Sa dami ng ostya at kalis na hinawakan natin at ginawang katawan at dugo ni Kristo, baka makalimutan natin. Huwag sanang makalimutan. Tayo'y alabok, wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Saan dumapa ang oordinan? Ang oordinan ay dadapa sa pagitan ng dambana at ng taong bayan. Sa pagitan ng altar at ng taong sumasamba. At sa pagninilay ni St. John Paul II, sabi niya, yung lugar na yon ay pinili. Yung lugar na yon na nag-uugnay sa altar at saka sa pamayanan, sa dambana at saka sa taong bayan. Doon sa lugar na yon, sa pagitan ng dalawang yon, dadapa ang ordinan. Bakit? Sapagkat dagdag sa kanyang kababaang loob na paalaala na ako ay alikabok lamang. Sinasabi niya na ako ay tulay. Ibig sabihin, step on me. Ibig sabihin, dumaan kayo sa akin. Huwag ninyong pabayaang ako ay maging sagabal papunta sa altar. You can step on me. Let me be a bridge between God's people and God's altar.
Hindi lang ito gawain ng pontifex, hindi lang ito gawain ng papa, ng obispo, pontifical. Ito ay gawain nating lahat bilang mga pari na dumapa sa pagitan ng dambana at ng taong bayan. Bridge, tagaugnay. At kung sakaling dumating yung pagkakataong pakiramdam mo nga ay tinatapakan ka ng mga tao, dumadaan sa iyo na hindi man lamang nagpapasalamat katulad doon sa tollway. Dumadaan sa iyo na para bang nagmamadaling makarating sa altar at nakalimutan na nila kung ano yung kanilang tinatapakan. Ano ang gagawin natin? Magrereklamo at paninindigan yung ating karapatan? Na sila ay nakarating sa altar at tayo ang naging tulay, kahit tayo ay tinapakan, kahit tayo ay nasaktan, kahit hindi tayo pinasalamatan. Magpasalamat tayo sa Diyos because the opportunity to bring people to God, to be a bridge to the altar, is itself a gift. It is already the reward. And we don't need to be rewarded further anymore. My dear brothers, tayo ay tulay. At sana kapag nakita nila tayo sa bagitan ng dambana at ng kanilang kinakatayuan, hindi tayo magmukhang humps. Hindi tayo magmukhang istorbo sa paglalakbay papuntang altar. We are not there as obstacles. We are not there as humps like on the road. We are there as bridges connecting people to the altar, to the Lord. Mayroon tayong ganong tungkulin. May karapatan ang bayan ng Diyos na makarating sa altar. At mayroon tayong tungkuling ihatid sila. Our discipleship is important. Our dignity is important. Our honor is important. But their desire to get nearer God is more important. At kung sakaling ito ay maghahatid sa atin na para bagang tayo ay hindi mapapansin o tayo ay masasaktan, let it be your cross and be able to say, Alleluia, Te Deum laudamus, because I have been a bridge for the people of God. Sa pamamagitan ng ating ordinasyon, sinasabi natin, this is my body which will be given up for you. Eat it. Ibig sabihin, sinasabi natin sa bayan ng Diyos, itong aking katawan, kainin niyo ko. Itong aking katawan, kainin niyo ko. Huwag kayong mag-alala. Kainin niyo ko. Kasi kapag kinain niyo ko, mararamdaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos para sa inyo. Let us not be afraid of people eating our time. Let us not be afraid of people seemingly wasting us. Let us be wasted if we need to be wasted. Let us be eaten if we have to be eaten. Let us be stepped upon if we have to be stepped upon. If it will only result in people getting nearer to God. That is martyrdom. That is witnessing. That is ministry. That is what is meant when we prostrated between the altar and God's people. It was a gesture of humility. It was a gesture of sacrifice. Step on me. Eat me. Till I die. My time is not mine anymore. My life is not mine anymore. It is totally for God. It is totally yours. Saan tayo dumapa? Dumapa tayo sa sahig. At yung sahig na yon ay hanggang sa mga pader ng simbahan, hanggang sa mga pinto ng simbahan, hanggang sa mga haligi ng simbahan. Dagdag na pagninilay ni St. John Paul II ay ito, when you prostrated between the altar and God's people, you were also connecting yourself to the pillars of the church, to the posts holding the church upright.
Ang ibig sabihin, ang prostration ay hindi lamang pagyakap sa ating maliit na pinagmulan. Ang prostration ay pagyakap din sa mga poste ng simbahan, sa mga haligi ng simbahan. At sino ang mga haligi ng simbahan? Ang mga apostoles. Sa kanila nakatayo ang ating simbahan. Ang ibig sabihin, ang prostration sa ordination ay nangangahulugan din na tayo ay yumayakap sa pananampalataya, sa katuruan na ipinahayag sa atin ng mga apostol. It is also a call for fidelity. Di natin kayang yakapin yung bawat poste ng simbahan. Di natin kayang yakapin yung bawat haligi na nagtayo ng simbahang ito. Pero nakadapa tayo at sa connection na yon, parang yung ating mga kamay ay humaba ng humaba habang tayo ay nakadapa at niyayakap natin yung lahat ng haligi ng simbahang ito. Haligi hindi ng simbahang bato, kundi haligi ng simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, ang bayan ng Diyos. So the act of prostration is not just an act of humility. It is not just an offer of self-sacrifice to be a bridge. It is also a declaration that my teaching is not mine. It is the teaching of the apostles. It is also a declaration that it is not mine. It is not my light. It is not my opinion that counts. It is what we have received as echoes from the teaching of the apostles. Doon tayo nagsimula. Maliit ang pinagsimulan. Wala tayong kwenta, alibugha, ang pastupa. At huwag nating kalilimutan yun. Subalit sa kabila ng ating pagiging hampastupa, ay hinirang tayo upang maging tulay. At sa kabila ng ating pagiging hampastupa, ay hinirang tayo upang maging alingaungaw ng turo ng mga alagad na dahan-dahan nating niyakap habang tayo ay nakadapa sa sahig, sapagkat yung sahig ay nakaugnay sa lahat ng haligi ng ating simbahan. Inaanyayahan ko kayo, kapag kayo ay nag-iisa na, kapag kayo ay nagdadasal, paminsan-minsan ay dumapa, alalahanin ang ating ordinasyon, alalahanin tayo ay hamak, walang maipagmamalaki. At kahit nakadapa na, ay hayaan natin kahit man lamang sa ating panalangin ay tuntungan nila tayo, daanan nila tayo, yapakan nila tayo, makarating lang sila sa Diyos, masaya na tayo dapat. Kahit masasaktan, kahit magkalasog-lasog ang ating katawan, kung dahil dito mapapalapit sila sa Diyos, salamat sa Diyos, Te Deum laudamus. At sana, bawat salita, bawat alingaw-ngaw, bawat tinig na manggagaling sa atin, ay tinig, alingaw-ngaw, salita ng mga haligi ng simbahan. Not that I shine, but that Jesus shines through me. Jesus speaks through me. Jesus lives in me. God bless you.